Magandang hapon mga kababayan, isang panibagong araw na naman ang sumasalubong sa atin ngayon sa studio. Ako po si Haki Aliwate para sa Unlad, Pilipinas, kung saan ang pagsulong ng bayan ang ating adhikain. At sa araw na ito, bilang pagpapatuloy sa ating NSTP series, pag-uusapan natin ang isang paksa na talaga namang tagos sa puso ng bawat mamamayang Pilipino, ang Appreciation for Filipino Citizenship and Nation Building. At kasama natin ngayon sa studio upang pag-usapan ang paksang ito, ang chairperson ng Broadcast Communication Department ng College of Mass Communication sa UP Diliman. Let us all welcome Dr. Eulalio R. Gieb III. Good afternoon, Sir Gieb. Magandang hapon sa iyo. Ngayon po, pag-uusapan natin ang pagpapahalaga sa pagiging mamamayang Pilipino. Mm-hmm. Paano ba po maide-define ang Filipino citizen? Oh, mahirap yan. No? Pero pasukin lang natin ilang mga aspect ng definition na ito. Yes. No? Citizen, ibig sabihin ikaw ay subject, no? Bahagi, nakapailalim, no, sa isang bansa. So Filipino citizenship, ibig sabihin isa kang subject, isa kang mamamayan na bahagi ng bayang Pilipinas, no. At bilang subject, ibig sabihin noon ikaw ay pinamumunuan ng isang estado o ng isang gobyerno. Pero pag sinabing citizen, ibig sabihin diyan meron ka ring mga responsibilidad dun sa sumasakop sa iyo, at yung sumasakop sa iyo ay meron ding responsibilidad sa iyo. Iyon ang relasyon ng isang citizen at ng isang namumuno sa isang citizen sa loob ng isang lugar, bayan, o bansa, nasyon. Ano po ba yung mga privileges at mga duties and responsibilities of being a Filipino citizen? Okay, siguro ang isa nating unang pwedeng isipin dyan ay yung karapatan, no? Yung mga rights muna, no? Na ayokong sabing privilege, kundi ito talagang isang karapatan. Karapatan sa kalayaan. Sa mamayang Filipino, pangunahin ang karapatan sa kalayaan. At susunod sa karapatan sa kalayaan ay ang iba pang mga karapatan, tulad ng karapatan sa edukasyon, karapatang in short, karapatang mamuhay bilang isang mamamayang Filipino. Okay? Kasunod ng kalayaan at pagkilala sa iyong bansa na ikaw ay malaya ay ang mga karapatan mo, tulad ng karapatan sa maayos na pamumuhay, karapatan sa edukasyon, karapatan sa isang matiwasay, maunlad na bansa, no? Meron kang karapatan sa pagkain, no? Ito yung mga karapatan mo. O sige, sabihin na natin privileges yun, no? Pero basically, ito yung mga karapatan, no? Pero dahil meron kang karapatan, itong mga karapatan ito ay kailangan kilalanin ng mga namumuno, ng estado, no? At itong mga karapatan ito ay may kaakibat ng mga pananagutan, yung sinasabi mong mga responsibilities, no? Karapatan mong proteksyonan ng kalayaan, o responsibilidad mong proteksyonan ang kalayaan, responsibilidad mong proteksyonan ang karapatan mo sa mga basic needs ng isang Filipino. So basically, yun ang iyong pananagutan, no? Pero dapat nating kilalanin na ang karapatan ito ay bahagi ng isang bansa, no? Therefore, hindi mo ito sariling karapatan lang. Karapatan din ito ng iyong kapwa Filipino, no? Kaya pananagutan mo, duty mo, na kung ikaw ay may gantong karapatan, dapat ang kapwa mo Filipino ay meron ding ganitong karapatan. At pananagutan mo na ipaglaban na kung ikaw ay may kalayaan, ang ibang walang kalayaan ay pananagutan mong ipaglaban ang mga karapatang iyon. Ang isang estado, ang isang bansa, ang isang gobyerno na hindi kumikilala ng mga basic na karapatan ng isang bansa, ng isang mamamayan, no, ay isang bansa o estadong hindi lehitimo. Okay? Kasi pananagutan din nung namumuno sa iyo na ibigay o kilalanin ang mga karapatang ito. At kung hindi ibinibigay ang mga karapatang ito, ay hindi lehitimo ang gobyerno. Hindi lehitimo ang estado. Kaya karapatan mo rin na i-confront ang estado para kilalanin ang iyong karapatan bilang isang Filipino, na tutusin ay karapatan mo bilang isang tao. What comes to mind po is civic-mindedness. Mm-hmm. Ano po ang definition nito? Mm-hmm. At paano po natin ito masasanay sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang unang concept ng pumasok sa akin ay yung pakikipagkapwa, no? Yun yung binabanggit ko kanina, no? Filipino ka, pero kung ang kinikilala mo lang na Filipino ay ang iyong sarili, sa loob ng konteksto ng isang bansa, ay wala kang civic-mindedness, yung tinatawag. Dapat mahalaga sa konsepto ng pagkabansa, sa konsepto ng pagka-Filipino, na ikaw ay may kapwa Filipino, no? At bahagi ng pagkakaroon ng kapwa ay yung pagkilala sa isang makatarungang pakikipagkapwa. Okay? Minsan kinikilala lang natin sariling karapatan, pero nakakalimutan natin na may kapwa tayo, may kapwa Filipino tayo.
at saka meron tayong dapat na karamay, no? Tingin ko 'yun ang mga konseptong mahalaga rito, no? Yung civic mindedness ay yung pagkilala ng kapwa at konsepto ng pakikiramay. Kaya nga sinasabi ko kanina, no? Maring ikaw maraming karapatan o privileges, no? Pero kung yung kapwa mo ay pinagkaitan ng ganung klaseng mga privileges, kailangan nakikiramay ka, no? Nakikiramay ka, nakikipagkapwa ka sa kanya. Kung siya ay tinanggalan ng karapatan, pakiramay ka sa kanya. Of course, iniibig sabihin yung ikaw tanggal mo ng karapatan sa sarili mo. Ano? Pakiramay na dapat pareho kayo ng karapatan tungkol sa kalayaan, sa pagkain, sa edukasyon. Yung ganong klaseng bagay. Tingin ko yun yung civic mindedness, no? Pakipagkapwa, pakikiramay. Opo. Dito ba po pumapasok yung nationalism natin? Mm-hmm. Pag nakikiramay tayo at na pinabantayan natin ng isa't isa? Mm. Sa tingin ko, ganun nga, no? Pakikiramay, pakitungo, pakipagkapwa, pero sa konteksto ng pagkabuo ng ating bayan. No? Makikiramay tayo sa pagkabuo ng gusto nating kilalaning bayan. No? Kaya hindi natin maiiwasan yung iba na humiwalay sa ating bayan, no? Dahil hindi nila nakikita na nakikiramay tayo sa kanila o siguro hindi nila nararamdaman na kapwa natin sila Filipino. Kaya hindi natin masisisi na kung iba, sige, lalayo na lang kami sa Pilipinas, sa estado ng Pilipinas, lalayo na rin kami sa ibang mga Filipino dahil ang turing nyo naman sa amin ay hindi Filipino. Ako man siguro yun, no? Ipagkait ko o sabihin ko ako ay Filipino, ang sinasabi naman ng marami, hindi kayo Filipino. Okay? Ano mararamdaman mo? Ikaw, halimbawa, no? Ano mararamdaman mo na, liitan natin yung kwan, unit, no? Pamilya, no? Pamilya kayo. Pero kung pakiramdam mo, hindi ka pamilya, ano mararamdaman mo, di ba? Damay-damay yan. Nagkakaisa kayo. At ang importante sa pagkikipagkapwa ay ang pagkabuo ng unit na yon. Ano po yung kahalagahan siguro ng connection ng nationalism, civic mindedness, and citizenship sa paggamit ng maunlad na bayan? Okay. Makikipagkapwa ka para sa kalayaan, makikipagkapwa ka para sa katarungan. Sa akin, yun ang basic principle. Eh. Mm-hmm. Then, susunod na yung pagkipagkapwa mo para magkaroon kayo ng pantay na karapatan, pantay na mga ginhawa sa buhay, edukasyon, pagkain, kalusugan. No? Kaya nga minsan, lagi ko tinatanong ang sarili ko, meron akong gantong karapatan, anong ginagawa ko sa konteksto ng kawalan ng karapatan ng iba? No? Pag hindi ako kumilos, ibig sabihin na babawasan o kulang ang aking pagka-Filipino. No? Dapat bahagi ka ng isang komunidad, ng isang collective. No? Hindi sapat yung, sapat na ako, nakapag-aral na ako, may kalayaan ako, pwede akong bumoto, pwede akong ma-elect. No? Pero kung ang mga kapwa ko naman ay walang ganong karapatan, tingin ko hindi ganap ang iyong pagiging Filipino. No? So, given that, ano man ang estado natin sa buhay, nakapag-aral, lalaki, babae, o iba pang mga gender, member ka ng isang dominant ethnic group o ng mga nasa marginalized na ethnic group, ang basic concept dito ay kilalaban natin kung sino ang gusto nating maging sarili, no? Bilang isang bansa. At nang hindi nawawala yung differences, no? Maraming kaluluwa ang Pilipino. Yung sinasabi nating dapat nagkakaisa, hindi nangangahulugan ito ng pagtakwil ng iba pang mga kaluluwa. No? Pagkilala siguro ng maraming kaluluwa, ng maraming pagtingin, maraming loob sa konsepto ng bansa. Ang bansang ito ay pwedeng yung physical na Pilipinas, pero karami na rin siguro natin ngayon sa nagbabagong, sabihin natin, hugis ng bansa ay yung mga bansang nasa utak natin. No? Paano yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa? No? Maaaring hindi natin kasama sila sa physical place, pero yung loob, yung kapwa ay naroon. Magbabago ngayon yung hugis ng Pilipinas sa ganung konsepto, pero ibang usapan na yan. No? Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa physical place. Pag-protection sa physical place na ito. No? Yung mga ganung bagay. No? Ang dami ko pong natutunan sa inyo personally. Oh, maraming salamat. Maraming salamat po ulit, Sir Gibb, sa pagdalo nyo sa aming programa at sa pagpapahayag ng inyong kaalaman sa citizenship, nationalism, and nation building. Maraming salamat din sa imbitasyon na ibigay niyo sa akin. Ay, sa ating mga kababayang nanonood, naway meron kayong bagong natutunan sa pagiging responsable at mabuting mamamayang Pilipino. Muli, ako po si Haki Aliwate para sa Unlad Pilipinas, kung saan ang pagsulong ng bayan ang ating adhikain.